Papaikot kung tumakbo ang oras, gaya ng ikot ng buhay ng bawat tao. Walang may alam kung saan tayo dadalhin ng ating mga pakpak. Minuminuto itong nagtatakda ng ating kapalaran na siyang naghahatid ng sigusigundong ngiti sa atin pauwi sa kung saan tayo patungo. Nag-umpisa yung love story namin actually. Yung first na encounter dapat kasi namin is dapat magkasabay kami sa isang flight. Tapos hindi ako nakapasok nun. Tapos sabalitaan ko na lang na hinahanap ako nun lahat nun, including siya nun. Sa Snapchat. Ako yung unang nag-message sa kanya. Parang nag-hi ako. Tapos from there, nag-start na kami ng conversation nun eh. Tapos nagtuloy-tuloy lang siya. Yung first impression ko kay Carlo nun is actually suplado. Parang hindi kasi siya namamansin nun. Parang ang sungit-sungit every time na makikita ko siya sa office. But eventually, nung nakilala ko naman siya, he's actually very kind, very friendly, chill, sarap kasama. Si Carlo talaga yung mahiling mag-send ng ako? Selfie. Oo. At that time siguro, parang F na F ko rin siguro yung sarili ko dun eh. Itong mga photos na to are our travel pictures. I think my favorite would be the one in Dubai because that's our first layover together. Darating tayo sa punto ng buhay kung saan ito magiging malubak. Paalob ng Diyos kung maituturing. The kind of love that Carlo gave me is something very unconditional, very similar to what my father gave me because Carlo has always been very caring, very thoughtful. I think the kind of love that my father gave me will always be irreplaceable. Nung January 2017 was my most unforgettable birthday because during that time, I was at my father's wake. At that time, gusto ko na isang text or isang tawag, I'll always be available for her. Si Carlo, mahilig talaga siya magbigay ng letter. Sometimes random, but most of the time kapag mayroong occasion. Very touching talaga lagi yung mga sinusulat niya doon. Yung gesture na yun ni Carlo na nagbibigay madalas ng card, actually, it was very similar to how my father was. Mahilig ako magbigay ng letters kasi mas feel ko yung gusto sabihin ng isang tao kapag nakakabasa ako ng ano. Carlo gave me a scarf April 2017. Ah, may twist sa scarf. May pa-perfume niya. As in, pinulos niya ng perfume yung scarf. So talagang amoy na amoy ko siya. Gusto ko na parang pag sinuot niya, uy, bango naman niya ito. Alam niyang ako yon. So I joined Miss World Philippines 2018. And it was very unforgettable to have Carlo by my side during that time kasi sobrang supportive niya. My sister actually took a picture of him na parang hawak niya yung numbers ko, which is 36. Nung nakita ko yung picture na yon, parang na-touch talaga ako. And at the same time, na-hurt ako na parang sobra siyang naniniwala.
simula pa lang, siya yung nag-push talaga sa akin na sumali ako. And even on those times of doubts, parang lagi niya akong ini-encourage talaga because naniniwala talaga siya na kaya ko. From that moment, our relationship turned out to be better than we expected it to be. This travel that we made was very special, in fact, the most special, because ito yung nagtakdan at naramdaman namin na kami talaga yung para sa isa't isa. At ito yung engagement namin when Carlo proposed to me in Okada. Bigay sa yung box. Pagka-open ko nung sa paper, may note doon na parang, I am ready to spend my lifetime with you, are you? Del, hindi na ako makapaghintay simula ng bagong pahina ng ating buhay. Ang pag-iisang dibdib natin na ito ang matagal ko nang pinagdadasal. At inaasam-asam, ipinapangako ko na ibibigay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo at sa magiging pamilya natin. Ikaw lang ang mamahalin hanggang sa aking huling hininga, mahal na mahal kita. Carlo, we are finally here about to move on to the next chapter of our lives together. It has been a very meaningful 6 years where we experienced and conquered some challenges and achieve so much growth as individuals and as a couple. Pero higit sa lahat, 6 na taon yun ng buhay ko na araw-araw mong pinuno ng pagmamahal at mga dahilan para maging masaya. Salamat sa lahat ng ito. Salamat na ikaw ang andito na pakakasalan ko. Mahal kita noon, ngayon, at mamahalin kita hanggang sa dulo ng buhay ko. Thank you.